Okay, magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. May guest tayo ngayon. Suking-suki natin, Dr. Jeffrey Montes. Kilala ka ng mga followers ko, Jeffrey. Isang rehab medicine specialist na doctor, yung mga sakit-sakit sa katawan. Jeffrey, ilang beses na tayo gumagawa ng video. Sabi mo marami dumadalo sa yung mga followers ko. Karamihan ng sakit ng mga followers ko ay manhid ang paa, masakit ang paa. So, karamihan po ng mga followers nila po ni Doc Willie na nagpakonsulta na po sa clinic. Mm-hmm. So, kadalasan po, nagko-complain po sila na namamanhid po yung paa, binti, hita. Yung iba naman po, nagko-complain ng masakit kapag matagal nang nakatayo, naglalakad. Masakit sa tuhod, masakit sa paa? Lahat po. Hita, parang nangangalay. Aba, nangangalay. So, yung iba naman po, ang sinasabi, nahihirapan silang maglakad, umiikli yung distansya ng nalalakad nila. Yung iba naman po, nagko-complain ng spasm o pinupulikat po minsan yung mga muscles nila sa legs. So, ngayon po, ang nakakatuwa lang... Kadalasan to may edad? Ano mga age group? Usually po, mga 50 pataas po eh. Ah, pag 50... Then yung mga 40 and above, pagitan ng 40 to 50, yung iba po na meron hong diabetes, high blood, yun po, nagko-complain na rin po minsan ng mga ganong sintomas. So itong lahat ng sintomas na sinabi mo, manhid, hindi makagalaw, parang isang grupo lang to ng mga sakit na mahina yung dalawang paa, dalawang legs. Base po dun sa mga pasyente pong nakita ko, so yung iba po, lumisya yung buto sa likod. So lumisya, naghiwalay? Apo, umusad po yung buto paharap yung isa naman po umusad palikod. Sa lumbar to, lumbar spine. So tawag po lumbar spondylolisthesis. Ngayon po, pag umusad po yung buto paharap, then yung isa ho palikod, yung nerve po sa pagitan nila, maiirita po o magkakaroon po ng injury. Na ngayon po, ito po ay pwede magkaroon ng iba-ibang simptomas sa hita, binti, paa. Depende kung saan part po ng buto lumisya. Normally, anong mga L to? Usually po sa pagitan ng L4, L5 at saka L5S1. L4, L5, L5S1. Apo. Bakit laging dito ang naglilihis? Kasi yung sa pagitan po ng L5S1, mga 70% po ng movement ng pagbaluktot doon po nangyayari. Susunod po yung L4, L5. Yung mga gaya baluktot. Apo. So, anong mga maling nagawa ng mga pasyente, kababayan natin? Ano Apo ba to? May upo bang nakalihis ng L4, L5, L5S1? Yung isa po, pwede po kung may weakness ng muscles sa likod at saka sa likod. Kasi kadalasan ho, pag meron tayong dadamputin pa sa baba o sa sahig, kadalasan hindi na po binabaluktot yung tuhod at saka yung sahita. So, yuyuko lang. Ngayon po, kapag hindi po diretso yung likod, tapos mahina rin yung muscle sa likod, at saka hindi ho nakakontract yung muscle sa tiyan, may chance po na lumisya yung buto kasi hindi ho masusuportahan ng muscles yung buto. Pag ganito, meron bang parang slip disc ba to? Yung slip disc po, iba pa siya. Iba yung pa to. Slip disc naman, meron din ako mga nakitang pasyente na follower nyo po na napipi po yung shock absorber nila. Then, ito po yung lumisya palikod naman para ipitin po yung ugat na dadaan po doon sa butas sa buto ko saan doon dumadaan yung nerve. So, paano nila maiwasan? So, bawal, gaano ba kabigat ang mga binubuhat nila? Technically po, dapat tama po yung postura, diretso po yung likod pag nagbuhat. Then, pangalawa, dapat po ibabaluktot yung tuhod at saka po yung sa may hita, singit. Then, at the same time, dapat po iko-contract yung chan. Titigas ang chan pa. Kasi pag hindi rin po kasi nag-contract yung chan, lahat po ng pwersa bigat, gagawin po ng muscle sa likod. Di ba ho, yung mga tao po na may back pain, gumagamit po sila ng mga abdominal binder. Uh-oh. Then yung mga power lifter, yung kagaya po nun sa SEA Games or kaya sa Olympics, makikita nyo po, may belt sila nalalagay sa tiyan. So kasi, reminder kasi to para i-contract yung tiyan, para tumaas yung pressure sa tiyan, para bubuhatin niya yung ibang pwersa ng likod. Para hindi po lahat ng pwersa, gagawin po ng muscles ng likod. Ano pa ibang mga pagkakamali nila? Kung lagi ba naka-slouch, paharap o palikod? Pwede rin po yung ano? Pwede rin po yung pagtulog nila, lalo kung mataas yung unan. Pag mataas po kasi yung unan, pwede pong mauwi ito sa pagkahukot o pagkakuba. Lalo ho kung umabot po yung unan hanggang palikpik. So, mas maganda po sana kung hihiga, yung unan po hanggang dito lang po sa taas ng balikat. Pag umabot po kasi yung unan hanggang dito sa palikpik, gumaganon po sila. So pagising nila, akala nila, ini normal na postura nila. Then yung isa pong maling paniniwala ng mga Pilipino, akala nila pag tumatanda, normal na nakukuba, nahuhukot.
Which is dapat hindi. Pwede ka kasi tumanda nang hindi ka naman kuba or hukot. Mm-mm. So, yun po yung isa rin na nakikita ko. So, yung mga natutulog na high back, kailangan yung buong silya o buong kama naka-high? Pag natutulog po ng high back, dapat po ang baluktot ng kama dito po sa hita, sa hip joints. Mm-hmm. Hindi po dito sa mid back. Kasi pag sa mid back po yung pinakabaluktot ng kama, makukuba po talaga sila. Mm-hmm. Kumbaga sa hospital bed, di ba yung sa hospital bed na kagano? Apo, yung hip joint po nung tao, dapat nakapantay po dun sa pinaka-hinge nung pinaka-recline ng backrest nung hospital bed. Kasi pag hindi po, makukuba sila. So, parang yung mga silya, mga lazy boy, mga ganon. Yung lazy boy, depende rin po kung sakto po yung height nila, yung body build nila doon sa pagkagawa ng upuan. Kasi yung upuan po kasi pag ginawa naman siya, hindi naman po siya sa, nakabase doon sa sukat ng tao. Ngayon po, minsan sa sobrang lambot po nung foam na ginamit, lumulubog ka po, tapos nahuhukot ka rin. Tapos kapag masyado humahaba yung upuan at tight po yung hamstrings mo, mahihila po yung balakang mo, tapos yung likod mo, mahuhukot ka rin po. So, depende pa rin po sa ano. Yes. So, upuan. Dito sa mga sumasakit ang paa, ano yung mga kadalasang sakit at ano yung mga treatment natin? Ayun po. So, bukod po dun sa ano, spondylolisthesis na lumisya yung buto, tapos meron din pong ibang kaso naman, nagdidikit naman yung buto sa likod, na kumikipot po yung labasan ng ugat sa likod. Yung iba naman po, napipi yung shock absorber, then umusli, inipit din yung ugat sa likod. Yung iba naman, osteoporosis, na pipi yung buto sa likod, kung saan maiirita rin o maiipit yung nerve. Then bukod po dun sa mga problema sa buto at saka sa likod, yung iba po, nagbabara yung pulso. So, nagbabara yung malaking ugat. Anong to? Abdominal aorta? Meron din po ako napansin na ilang pong mga matatanda na nakikita po yung abdominal aorta nila sa x-ray. Usually po, pag normal, hindi po nakikita yung abdominal aorta sa x-ray. So, abdominal x-ray? Opo. Yung sa lumbosacral x-ray. So, usually po, hindi siya nakikita kasi wala naman siyang calcium. Pag may bara na po kasi na matagal po yung abdominal aorta, dahil matagal na siya, nagkakaroon din po siya ng calcium deposit. Kaya po, nakikita na siya minsan sa x-ray. Then yung iba naman po, interestingly, nakikita rin po yung calcified blood vessels din. So yung daluyan ng dugo nila sa likod ng tuhod, sa paa at saka sa hita, minsan nakikita rin. Pero kadalasan, nakukonfirm po namin sa vascular studies. So, ang cause nitong mga pagbabara sa ugat, lalo na dito sa mga arteries, abdominal aorta is, ano to, high blood? Common pa rin po, diabetes, high blood. Pagtaas ng uric acid. Uric acid kasama. Then, may pailan-ilan po siguro, wala po ako ma-identify sa blood exam, mga sedentary lifestyle, yung wala naman silang sakit, pero pag tinanong mo po sa history, wala rin po silang regular physical activity. Oo. Pwede rin ba overweight? Yun po, pwede rin po overweight. Meron bang built to? Mas mataba, mas nagbabara, mataas cholesterol, pwede rin? Sa akin po, mga metabolic diseases pa rin. Diabetes, hypertension, hyperuricemia. So, paano natin gagamutin to? So, gagamutin natin itong mga sakit. So, binibigyan mo ng gamot sa high blood, diabetes. So, yung paggagamot po sa manhid, una po, kailangan nating alamin bakit po siya namamanhid. Mm-hmm. Then, kailangan po natin siyang itigil yung paglala ng sakit. Then, pangalawa po, kailangan natin i-address yung risk factors bakit po nauwi doon. Mm-hmm. Then, pangalawa po, kailangan natin hong kontrolin yung symptoms para hindi po siya maging chronic. Ibig sabihin po, mag-develop into something na neuropathic. So sa ngayon po, pag nag-persist po yung pain na mahigit sa 3 buwan, considered na po siya as neuropathic pain o isang disease na. Opo. So kailangan pong kontrolin yung symptoms. Pangalawa ho, pag na-control yung symptoms, kailangan pong engganyuhin yung pasyente na gumalaw para ho magkaroon ho ng functional improvement. Kasi kung wala pong demand na mararamdaman yung muscles sa hita binti paa, hindi rin po sila magpapatubo ng bagong daluyan ng dugo. Then, kumikipot po yung daluyan ng dugo pag wala rin pong exercise yung tao. So kahit masakit ang paa, masakit ang binti, kailangan pa rin talaga ipilit maglakad. Apo. Kaya po importante na aalamin po bakit po siya nagkaganon, then iinom po ng gamot, para po mabawasan symptoms, may engganyo silang mag-exercise po o gumalaw. Ano mga gamot binibigay mo normally? Normally po, kapag diabetic, nire-refer ko po doon sa endocrinologist nila or internal medicine doctor nila na i-optimize po yung gamot. Then kung sakali naman po may high blood, ganun din po.
Then, kung meron pong problema rin sa uric acid, nire-refer ko rin ho sa kanila. May nerve pain? Yung sa nerve pain po, usually, ang binibigay po ay... sa nerve pain. Pregabalin, gabapentin. Okay. Then, kung hindi naman po kaya, meron din pong ibang gamot, mga duloxetin or carbamazepine. Then, kung ihi po ng ihi, tas naka ano po diuretics yung pampaihi or kaya meron po mga edematous state, nagbibigay din po ako ng B complex kasi mas mataas po yung requirement sila kasi water soluble yung B complex, vitamin B complex po, kung mataas po yung requirement dahil ho sa pag-ihi ng ihi. Tapos ano yung mga exercises na pinapayo mo dito sa exercises mga, ano so ba, anong klaseng po, lakad abo, ano ba so kung sedentary po yung tao ang unang exercise na ginagawa po namin ang mga flexibility exercises kasi ho dahil ho limitado yung paggalaw nila, umiikli po yung mga muscles tendon nila, tapos tumitigas po yung kasukasuhan. So, then pag umiikli po kasi muscle, mahina din po yung muscle. So, una pong ginagawa namin, flexibility exercises. Habang nag-improve po yung flexibility exercises, which yung stretching at saka range of motion exercises, ipro-progress po natin sila sa mga strengthening. So, una po, strengthening muna ng postural muscles para hindi sila nahuhukot. Tama po yung posture nila sa pag-upo, pagtayo, paglakad. Then, improve po natin yung endurance naman ng mga muscles na to para magawa nila ng mas matagal yung mga aktibidad nila na ginagawa sa pang-araw-araw. So, maganda pa rin lakad talaga? Yung lakad po, opo. Kasi majority pa rin ng activities ng tao mag-involve sa lakad. So, ginagawa ko po doon, incremental. So, tatanungin ko po yung pasyente, ilang minuto po bago sumakit. Then, ang gagawin po namin, kukontrolin namin simptomas, then unti-unti namin itataas hanggang sa matolerate niya po yung mas matagal na duration ng paglakad. Last question, Jeffrey. Yung pag-akyat ng hagdanan, not good? Good? Masyado na malakas? Sa akin po, kailangan pa rin pong gawin kasi lalo ho sa matanda. Pero depende po sa case kung may problema sa puso o may rayuma. So, meron din po kasi yung paraan ng paglakad, pag-akyat, pagbaba ng hagdanan. So, kung masakit po at akyat po hagdanan, yung... una pong yahakbang sa baitan o sa steps ng stairs ay yung hindi po masakit. Okay. Parang ang mnemonics po, good guy, parang... good leg. Good leg first, then bad leg next. Parang ganun po. Parang una po muna yung... Mas malakas, then susunod po yung masakit. Then pagpababa naman po, una po yung... masakit, din susunod po yung malakas. Pabaliktad po po. Pabaliktad. Okay. Pero para... yung mga may edad po or kaya may matatanda na, inenganyo ko pa rin po maglakad, lalo kung kaya naman. Kasi meron pong concept din na use it or lose it. Pag di na po nila ginamit, mawawala na rin po. So kahit medyo masakit, konting tiis, mas may benepisyo pa rin na susubukan. Pero pwede pong gumamit ng mga assistive devices o knee braces para ho magawa nila makagalaw po na maayos. Okay, thank you very much, Dr. Jeffrey Montes.